finisher eh. Leo Mort tas Karina. Okay. Papatay na yung Karina. Kasi medyo, ano eh, medyo hindi ganun katimpla. Kailangan mo ng finisher na mag-wipe sa after ng clash. And same din yung aspect na ginagawa ng Leo Mort. Yeah. Kaya, syempre, I really appreciate Kaya right now kasi napad siya ng first two games. At yun talaga yung hinahanap ng mga teams para makontra yung kabilang lineup na merong isang Imba hero. So, now yung Kimi yung mamoblema kasi po, wala silang Belleric. Wala. Tapos, kailangan nilang problema yung Kaya. So, I think ang makeshift siguro dito ng No Limit, baka mag-digi sila para at least meron silang control dito. But this time, Thamus muna para meron silang offlane matchup laban dito sa Leo Mort. But nag-iisip ako ng ano eh, kung ano yung pwede nilang pang counter dito sa Kaya. Well, they've already secured the Thamus on the side of No Limit. So, Hellcurt hindi na gaano kailangan. But let's see your here. Mincitar will be removed here from our hero pool sa AAO. Ang ganda rin kasi pang-contra yun sa dalawang hero sa ganila. In fact, baka iba ng three. Leomord pati sa Harith. Pag nag-ultimate sila, isang King's Calling lang, eh, parang wala na rin silang ultimate. Yeah. I see. Your team so, Kaya naman. Okay. Minotaur is top priority para sa pares sa teams na to. Hindi mo siya pwedeng... If you're No Limit, ayaw mo ibigay yun sa kanila. Kasi yun yung magandang crowd control for this situation. Kasi apat or rather tatlong tanks na ang naban ng No Limit dito. Akai, Grok, and Belleric. So they will be the ones going to secure that Minotaur. So anong pwedeng itank ng Archangel Onyx dito? Well, Mincitar has been removed. I think they can go for... Lolita? Yeah, Lolita is also a very good one. Kung sakaling... Well, maganda rin siyang pang-combo with Kaya since pagkataas ng Divine Judgment, pwede agad siya mag-Numinon Blast kung sakaling gusto mag-approach ng No Limit to save their ally kung sakaling makahuli nga sila yung gano'n. But yun na nga ang hinahover ng Archangel Onyx dito. And also, isa pang mage slash assassin sa side ng Archangel Onyx which will help them para... ano yung rotation sa lanes sa ibang lanes once na nakapag level 4 na siya mahirap na yan and also with the sustainability yung passive na binibigay ng Lolita. Jawhead naman ang pang close out dito para sa No Limit, so I've got 2 points here. Una, CKT Degussion, it's time. Na-missed out natin ito mula dun sa ating MPL Season 2. We'll see if it will be effective. Second is Jawhead. Ang idea behind the Jawhead is to actually contest the parang ano ito eh, probably si Raflesha. Ang ngiti ni Raflesha sa camera. You know, sa mga paborito natin. Anyways, yung Jawhead kasi, you will expect this to be that kind of hero na biglang pupunta dun sa lane and to actually get kills off early on. As in, literal na run at use strategy ang gagawin dito ni Jawhead. Parang, gone were the days na Jawhead piniplay as a team fighter dun sa toss, sa ejector niya dati. But this time, laging aggressive maneuver na yung Jawhead. Hindi Please natin nakita yung Jawhead no season 2. Nung mga ating wala, MPL. Wala talaga pumili. After nung season 1, di ba, lagi siya napipili. This time, super niche na ng Jawhead. And ilalaroin mo lang siya kung gusto mo ng isang run at use strategy na tinatawag. Kung saan, constantly lang kayong pupunta sa kalaban para kumuha ng kills sa early stages of the game. Let's see if that will be the case kasi meron tayong Game 3, ang huling laban natin for tonight. Let's head to the match. So parang sasagasa ngayon ng ano dito, No Limit. Pero yes. Kuya Wog, i-introduce ko na ang ating mga teams. On the blue side, we have Archangel Onyx. Uy, kasama nangyari ng CKTD. Mukhang mahuhuli nga sa ito. Ito sa sinasabi mo, Kuya Wog. Exactly. Mismong-mismo at pinakitaan ka agad ng No Limit. So, Archangel Onyx niya, CKTD, on Gushion, you got First Blood, Vimo, para sa Kaya. Pusa ka naman sa Lolita, Lembot, on the Leomord, and Extort, para sa Harith. So, bila naman, you have No Limit, JP, controlling the Lunox, AMM, ating Jawhead, Flesha on to the Minotaur Sky, sa kanyang Kimi, and Kilch, ang ating Thamus.
Gusto ko makita kung ano eh, kung paano piniplay out tong Joehead sa ganitong klaseng lineup. Yep. Since siya yung magiging sabi mo kanina, initiator, or siya yung magdi-dish out ng damage sa run and gun composition na ginagamit itong No Limit na to. Pero ito na nga yung sinasabi natin, sobrang aggressive at tinos yung campaign niya. Si Exord yung mamapatay pa, plus the damage coming in from the Lunox. They will secure another kill here. 2-0 mga kaibigan. Sobrang aggressive nga talaga na sinasabi ng ginagawa ng No Limit dito. Playing with their draft. At, well, dalawang Wizard Boots na na-purchase ng MM pati ni Rafflesia. But the aggression is still there. Si KTD, he needs to get his level 4 as soon as possible. Pero ang ginagawa ng No Limit naman is iniikutan nila ang Archangel Onage on the right side area ng brush. Pero alam nila, tingin ko medyo nakaramdam ang Archangel Onage, and they will just back off since wala pa silang level 4. Kasi yung parang playstyle nga talaga dito ng isang Joehead is apply pressure, constantly apply pressure. Of course, this will fall off in the latter stages of the game. So sobrang importante sa No Limit na alam mo yun, mag-establish ng enough control sa early game para hindi na tayong mabot dun sa may late game. In fact, yun nga, turtle agad na kanilang gagawin at tatago lahat sa rush. At yun na nga, nag-flicker in sa initiation from Lafresia. There is the Minoan Fury, pinatalon silang lahat doon. Sky, nakakuha pa ng double kill, of course. Napakagandang pag-aabang sa No Limit, the ambush of the century, at si Exord nagpa-practice na lang ng kanyang mga magic. But yun, ang ganda kasi ng position ni Rafflesia dun eh. Nandun na siya sa may lower part ng turtle area. Nag-aabang lang sila kung sino yung mga papasok. And with the Minuan Fury, they're able to capitalize in that scenario with that 3-4 nil exchange. Plus the tower, plus the turtle, at No Limit. Talagang they're just flexing their muscles, showing Archangel Onus who is the much more better team. Pati yung sudo nila na draft nila talaga na nakaka-impress. Ito ang Minuan Fury, Lembot, mamamatay siya. Leo Mord 6-0 mga kaibigan, at kalahati agad ang lamang ng network ng No Limit. Grabe. Sa Archangel Onage. Action Jackson Gaming para sa No Limit. Walang tigil na naman to na rock and roll para sa kanila because of the nature of their lineup. Ganun naman din talaga yun eh. They're nilalaro nila kung paano nila gusto i-draft, at mukhang si Exord mapaparecall out pa mula kay Lunox. JP, have to be careful. Ito na turn around, pero may ultimate mula sa kanya. Rafflesia to box them out. Walang magagawa dito ang No Limit. In fact, nandito rin si Sky para mag-apply ng konting threats dahil si Rafflesia na rin nandito. And that is No Limit saving yung kanilang Lunox from disaster. And I'm really impressed on how No Limit, yung aggression talaga, hindi nila tinitigilan. Talagang pasok na sila ng pasok. Even cutting the creep wave and also securing the tier 1 turret on the bottom lane. Pero ang kailangan kasi dito talaga yung fight eh. Yung team fight ng Archangel Onage. Medyo nahihirapan sila dahil nga sa aggression na ginagawa ng No Limit. Mm-hmm. At tingin ko hindi sila hihinto dito. Nakikita natin si Rafflesia and also Sky. Mapasok mismo sa may jungle area. Aggression is real. Samantala sa taas, Tamus, tsaka guess who? Joehead na naman! Joehead is currently at 3-0-3. 6 out of the 7 kills, parte siya. This is the general idea kung bakit mo nga naman pipili ng Joehead. And 4 minutes in, meron na agad na 4 turrets na napatumba dito. Wow, that was a nice catch, however, mula dito sa ating Kaya. Natulungan ang kanyang tropa mapatay doon si Sky. Ang dami nilang kinumit ng ultimate doon. Nakakita ko ang Zaman Force and also Numinon Blast. So alam ng No Limit dito na wala ng ultimate ang Archangel Onage. So they are able to capitalize on that scenario and able to use his Order of Brilliance para lang makatakas. So ito yung ganito ka-importante yung information na kaya mong, na pwede mong i-relay sa team mo para makakuha kayo ng mas maraming objective. Turtle, sinisimula na ni MM dito. Sinasolo na isang Joehead. Wow. Sinolo na niya. May bounty hunter siya. So actually medyo may pagka-core itong ating Joehead ngayon. Fighter type talaga. Nag-go for Fuzaken. Nakapag-flicker out pa siya. Minoan Fury. Well-timed. But still, alam ng No Limit na wala ng flicker. Kasi combo yun ng Numinon Blast. Pwede siya mag-adjust ng position for exactly bago bumitaw yung Numinon Blast. So still, a good advantage for No Limit here. Pero hindi pa rin nawawala ang objective. Objective is the name of the game. Tatlong tao agad ang nag-aabang sa bottom lane ng Archangel Onage. Para flicker! Sabay ejector, kaso minion lang yung nahuli niya. Dadya na shutdown siya. Ang kati kasi ng tier 3 turret talaga at this moment. That's inhibitor turret. Rafflesia, gonna be next. Down to the drain, nag-heal up, nag-absorb.
At nagtitake actually ng time ng No Limit dahil yung middle na yung target nila. Napatay nila yung Minotaur dito eventually. But they might lose their turret this time. No Minotaur Blast kinakasana pero hindi nila papatama dahil napatay agad sila dito. That is Fuzaken going down. No Limit. Relentless aggression. 6 minutes. Wow. Nakaisang turret agad. Nakaisang inhibitor agad sila. Mukhang dadalawa pa yata. Buti na lang wala nang minions dito for No Limit. And Onage will only lose one. Pati hindi pa nakakalmot yung towers ng No Limit dito, Kuya Wolf. 6 minutes pa lang, 8-3 ka agad. At talagang doble na ang net worth ng No Limit against Archangel Onage. And as you can see, all tier 3 turrets has been damaged by their side. So, effective talaga yung Johid dito. Okay. Ng No Limit. Hiling ko itong No Limit, sinabihan ni King Nani, uuwihan na agad eh. Parang nagmamadali yata mo itong No Limit ngayon. 6 minutes. In fact, going seven, yeah. 7 turrets down, 1 turret per minute. In fact, wala pa kayong pangatlong turtle, nakakuha na sila ng inhibitor. Ganun sila kabilis. Wow, at ito na nga, mag-respond na ang turtle. At mukhang No Limit na naman ang makakuha at makakasecure nito. Si Lunox siguro makakuha. Either Kimi, yeah, Kimi with that long-range assault. And it is really essential. Naghihintayin lang sila ng magandang position. At si JP, ang kanyang ultimate, kaka-on lang. At they can capitalize on this scenario. Si yeah. MM, nagkamali kanina ng toss since yung minion yung nag-eject. Pero kung sakaling naka-ejector siya ng isang magandang, ng isang hero doon. Yatak talaga. Exhort, nahuli. Medyo naipit ng konti. In drops the Johid. Napatay na kayo Harit dito. Natak nila si MM and that's gonna be a punish. Numinum Blast kumasahan sa dalawa pero walang follow-up. Patay na rin yung turret doon sa may taas. In comes the ultimate mula dito sa ating Lunox. Fuzaken, nasasaktan na. Suslow pa ng mga super yoyo mula dito kay Ramos. And killing spree ang ating Lunox. Samantala nagwala, nagtabog na dito yung Minotaur. Pero wala silang mapatay. Yun lang yung kaya medyo na-excite. Nakakuha na kill and No Limit. Wow. Tatapusin na ang laro ng 8 minutes. 2-1. And they'll get 2 points because of this. No Limit. Bakit ngayon lang nila pinakita itong gantong klaseng form? Siguro, papakita ang gilas. Gustong mag-dinner na agad. Oo. Kuya Tads. Tingin ko gusto na rin tayo mag-dinner. And also yung...